Kilala mo ng apoy ang pinakamatandang simbahan sa Camarines Norte, ang St. Peter the Apostle Church. Yan ang umagang balita ni Jonathan Maestrado. Sumiklab ang apoy sa lumang kumbento ng St. Peter the Apostle Church sa Vincent's Camarines Norte. Kumalat ang sunog hanggang sa natupok ang pinakamatandang simbahan sa lalawigan. Ayoko mag-blame. Ito'y pangyayari. May investigation. Mabilis daw sanang naapula ang sunog kung di inabot ng isang oras ang pagresponde ng mga bumbero na 50 metro lang ang layo sa simbahan. Pero ayon sa BFP Vincent's, hindi sila nagpabaya. Hindi sapat yung tubig namin doon sa part. Kumbaga sa ako, ilang liters lang, mga 4,000 liters. Kaya ilang minuto lang yun, maubos ang kagad yun. Yung nararanasan nating malakas na hangin, nakatulong ito para lamunin ng apoy ang buong simbahan. Bumagsak yung yero at nasunog yung mga upuan. Pati mga imahe ng mga santo, hindi nakaligtas. Uling ang natira sa Santo Entiero, naaburin ang mahigit 100 taong imahe ng kanilang patron na si San Pedro. Yung convent, kahit pa paano, medyo okay lang. Eh yung simbahan kasi, 400 years ago, siya yung pinakamatandang simbahan dito sa buong lalawigan ng Cam Norte. Hindi na rin mapapakinabangan ang daan-daang food packs na ito na ipapamahagi sana sa mga kapuspalad ngayon. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ang obispo na naisalba ang Blessed Sacrament at mahahalagang dokumento ng simbahan tulad ng birth at marriage certificates. Malungkot ma'am, pero alam natin na may pag-asa tayo. Walang nasaktan sa insidente, pero mahigit 10 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala ng sunog. Lumang electrical wiring ang sanhi ng sunog. Tumulong na rin ang pamahalaang panlalawigan sa pagpaplano ng pagsasaayos sa 401 taong gulang na simbahan. Jonathan Maestrado para sa Umagang Balita.